mark because what will, you know, will we see either of these teams? Naglaro si Japan ng kanilang NBA player na si Yuta Watanabe. At para naman sa kanyang pagbabalik sa FIBA Asia Cup, agad itong nakakuha ng defensive rebound at agad na humanap ng open na kakampi. Matagumpay namang naipasok ni Yuda Nishida ang 3-pointer mula sa pasa ni Watanabe. Nagpakita agad si Yuta ng all-around playing matapos itong magtala ng 4 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 block sa loob lamang ng 5 minutes. 4 na minuto ang nalalabi sa ating first quarter. Pinalitan ng coach ng Japan ang 4 na nasa loob ng court. Dahil lamang pa din kasi ang Kazakhstan sa huling 4 na minuto. Pero sa tulong ng naturalized player ng Japan na si Luke Evans, umambag ito ng 8 points at 3 out of 3 sa field para maidikit ang score sa first quarter. At bago matapos ang ating first quarter, ay nakagawa ng buzzer beater 3 point itong si Yuda Nishida para makalamang ng isang punto sa Kazakhstan. Pagpasok naman ng second quarter, ay agad nakapull itong si Watanabe ng 3 pointer. Pero agad siyang sinagot ni Rustam ng Kazakhstan at sinundan ulit ito ng another 3-pointer ng mainit na si Roman Marchuk. Pero ito ay sinagutan ni Yuki Kawamura nang bumaktur itong si Watanabe for the open dunk. Nagpatuloy ang mainit na performance ng dalawang Marchuk ng Kazakhstan. Pero hindi nagpahuli ang NBA player na si Watanabe sa tulong pa nila Evans at Nishida. Abante pa din ang Kazakhstan sa last 3 minutes ng second quarter, 35-42. Mukhang talagang nahihirapan ang Japan sa quarter na to dahil almost 20 minutes na ang nakakalipas. Aapat pa lang silang nakakascore para sa Japan. Kaya itong si Watanabe ang bumuot sa Japan ngayong second quarter. Last 25 seconds, nakakuha pa to ng offensive rebounds plus foul counted. Matagumpay naman niyang naipasok ang 3-point play baba sa tatlong kalamangan. Natapos ang first half na 45-48 ang ating score pabor sa Kazakhstan. Sa pagpasok ng third quarter, agad na 12-6 run ng Japan ng Kazakhstan. Nasunod-sunod namang nakabutas ang mga gwardiya ng Japan. Kaya agad naman napatawag ng timeout ang galit na coach ng Kazakhstan. Pero patuloy silang dinodominan itong si Watanabe at na makapukul ng dalawang 3-pointer itong si Yuki Togashi. Chinaga ng Kazakhstan para hindi lumobo ang kalamangan ng kalaban. Naipasok na lang apat sa foul line. Kaso naka-steal naman itong si Kawamura at naipasok ang kanyang easy layup para magresulta to ng another timeout call mula sa coach ng Kazakhstan. Score natin dyan, 64-57. Lamang na ng 7 puntos ang Japan. Nagpatuloy ang mainit na outside shooting ng Japan. Hindi ito nagawang mapigilan ng mga timeout ng Kazakhstan. Kaya na lang lumobo ang score sa 74-59. Lamang na ng 15 puntos ang Japan. Sa pagpasok naman ng last quarter ay napako na ang Kazakhstan sa 59. Paano ba kasi patuloy ang magandang transition offense ng Japan? Tapos yung mainit na outside shooting ng Kazakhstan sa first half ay napalitan ng mga baldog na tira. Tapos panay pa ang assist ng dalawang Yuki ng Japan na sina Yuki Togashi at Yuki Kawamura. Huling 3 minuto ang natitira sa huling quarter ay umabot na sa halos isang buwan ng kalamangan ng Japan. Pinagpahinga na din ng coach itong leading scorer ng Japan na si Yuta Watanabe at Luke Evans. Natapos ang laro sa score na 100-68. Leading scorer, Watanabe 21 points, Evans 17 points at Nishida na merong 16 points.